Ayoko lumapit kasi ang weird naman kung doon ako mag... So, family haircuts. So ngayon, kung gusto nyo magpa-haircut, nasa labas na ng mall. Say good morning! Say good morning! Good morning! Hi! Mag-i-start na yung school ng mga bata sa August 17. Ngayon, pipikapin namin yung Chromebook kasi hindi pa namin alam kung kailan sila talaga pupunta ng school. So for now, online classes muna sila hanggang sabihin ng government kung kailan talaga sila papasok physically sa school. So, are you guys excited to get your Chromebooks? Yeah! Are you excited, Nathan? Uy! Nathan! Are you excited? So, nakapila kami ngayon. Diyan. So, mahabang pila. Nakapila kami para pick-upin yung laptop nila. Tawag Chromebook. Yun yung pick-upin namin. So, nandito pa rin kami. Same spot. Tagal. Ang iniisip ko lang ngayon, ngayong laptop muna sila mag-aaral. Si Nathan yung iniisip ko kasi 4 years old pa lang siya. Ang problema ko, hindi ko alam kung mag-i-stay siya dun sa harap ng laptop or makakapag-concentrate ba siya, makakapag-focus ba siya kasi nga ano eh, maliit pa kaya. We'll see. Dito sa States, pag daw sa yung government, pag na-approve na ng government yung pwede na silang mag-school, so 2 days daw sa school and then 3 days sa bahay. So yun, hindi pa kami komportable para sa kanila na bumalik sila sa school kasi nga sa COVID-19 hindi rin natin masasabi. Yun yung inaalala rin namin. Lalo na kay Nathan kasi syempre yung mga older kids pwede mo masabihan na wear your mask, wash your hands, don't touch this, don't touch that. Pero yung nga si Nathan, 4 years old siya pero minsan pag sinabi mo yun, parang minsan sinasadya niya na, oh don't touch this, tatouch niya yan or something. So si Nathan, nilalagay pa niya ulit sa ano, tapos kakainin niya ulit. Nilalagay niya sa bag. Gutom na gutom yung bunso. Medyo malapit na kami ngayon. Nakikita ko na yung tent doon. So, sana yun na yun. Doon kinukuha. So, kakapasok ko lang dito sa kotse. Nag-walk-in na ako. Dahil, ang tagal-tagal. Nakuha ko na yung dalawang laptop nila. Ito yung kay Maha sa baba. And then, ito yung kay Nathan. So, nakuha ko na. Mas madali pa lang sa... Dapat nagbumaba na lang ako kanina kaysa naghintay-hintay pa kami. Kasi nagtataka ako bakit yung ibang parents na kararating lang... Nakikita na naming tapos na. So, bumaba na lang ako kasi sabi ko, ang tagal. So, finally, after what? So, arami. Ayan yung line. Ayan yung line ng mga parents. Ayan, mga line. It's super long. So, mahal, anong, ilang hours tayo nandun? 2.5 hours. Sabi dito, yung mga sinign ko na paperwork. So pag nawala mo or na damage mo yung laptop, $300 ang babayaran ng parents. So you guys have to take care of your laptops. You guys can't break it because if you break it, we have to pay for it. And it's expensive. So eto na ang mga laptop nilang dalawa. Yan, kay Maha
Yung kay Nathan, na lagay ko na siya dito sa bag niya. Ayan. So, yan yung kay Nathan. Chromebook. Lahat ng students merong ganito, isa-isa. Buti na lang hindi namin kailangan bumili ng mga laptop nila kasi mahal. So, buti na lang provided siya ng government dito sa States. And bago pa, puro mga bago. Nakikita niyo yan, lahat na outdoor. Yan. Usually, merong mga nagte-testing dyan. Testing for COVID. Lahat na ng pupuntahan nyo or kakainan nyo, kailangan outdoor na siya. Pwede kang mag-dine-in, pero sa labas na lang kayo kakain. Hindi na siya pwedeng lahat indoor. Okay, so nakikita nyo yan. Lahat ng restaurant open, pero yung iba, carry out lang, like to go lang, or i-deliver nila sa inyo. And then yan, meron silang sa labas na mga upuan. Are we gonna eat outside yeah. too? Yeah. Okay, now si Jeannie. Hi. Masyadong rami niyang dala-dala. So yung mga server naka mask rent for the So sa akin is the shrimp scampi. Yeah, we're doing this. So hi everybody. So maglalakad kami. Ma, I'm here. Where are you going? Filipino shortbread. Oh my god, still. It's still close. Merong pang kids na haircut dito sa mall. And ngayon ginagawa na nila sa labas ng mall. Doon nila ginagawa kasi nga bawal yung indoor ang mag-operate. So ngayon nandito sila sa labas. Pakita ko sa inyo kung anong ginagawa nila. Ayoko lumapit kasi ang weird naman. Kung doon ako mag... So... Family haircut. So ngayon, kung gusto nyo magpa-haircut, nasa labas na ng mall. Clear na clear. Never kayo makakakita ng parking. Na ang raming parking. Walang katao-tao sa stores. So bumabalik na naman yung mga mask. Hand sanitizers. The new norm ngayon, ito na talaga, nagsisink in na rin sa akin na new normal na to, na lahat tayo magwe-wear ng face mask for a long time habang wala pang nagagawang vaccine para sa ating lahat. So, sa, lahat sa inyo, stay safe, 6 feet away, social distancing, lagi inyong isipin. And sana nagustuhan nyo tong vlog ko. So, dito na lang muna tayo and like and subscribe to my channel. Bye for now! Pwede ka ba magkasama sa pagkagala? Kung sakaling pwede sa bagay, meron din akong ginagawa, siguro nga napapaisip ka.